Tatlong araw na ang lumipas mula nang huli silang mag-usap ni Jack. At sa loob ng tatlong gabi ay iniiyakan niya ang pangyayaring iyon. At kung hindi sa mga pasyenteng dumarating sa klinika ay matagal na siyang bumalik sa Maynila. Kahit paano ay nabubuhos ang buong atensyon niya sa trabaho niya. At dahil hindi naman kalayuan ang klinika niya sa restaurant ni Manang Nelia, ay lagi itong naroroon upang tulungan siya. Malaking bagay ang matandang babae sa klinika lalo at alam nito ang tungkol sa panganganak dahil dati itong midwife. At kanina ay gabi na silang nagsara. At hindi niya inaasahan na kakausapin siya ni Manang Nelia habang kaswal itong tumutulong sa pagliligpit ng mga kalat. Maraming pasyente ano, sabi nito at ngumiti. Umupo sa mahabang upuan ng mga pasyente. Siguro ay kawiwilihan mo ang mamirmihan dito, Larissa. At sana'y hindi mo hahanap-hanapin ang buhay Minela. Aaminin ko hong nawiwili ako rito, Manang Nelia, pero kailangan ko pa ring magbalik sa Maynila para ayusin ang dapat kong ayusin. Pagkatapos ko ng anibersaryo ng kaibigan ko, tumango ito. Alam mo bang umikot na ang istorya tungkol sa inyo ni Jack sa buong San Joaquin, ining? Biglang nagbago ang pakiramdam niya. Ganun po ba? Ipinagmamaliki ka ni Angie. Ikaw daw ang magiging mama niya. Matabang siyang napangiti. Knowing Angie, hindi siya magtataka. Alam mo bang sa loob mismo ng lupain ng mga dilatory ang aming dating bahay? Napalingon siya rito. Subalit, bago siya makapagsalita, ay nagpatuloy ito. Si Antonia at ang asawa ko'y magkapatid. Ang asawa ko'y isa sa mga trabahador sa rancho noong nabubuhay pa ito. Paminsan-minsan ay tumutulong din ako sa mga gawaing sa bahay nila, lalo kung may okasyon at kung wala naman akong paaanakin. Nasusubaybayan ko kahit paano ang paglaki ni Jack. For the life of her, hindi magawa ni Larissa na ibuka ang bibig upang magkomento. Humugot siya ng isang malalim na paghinga. Minabuting pakinggan na ang matandang babae. Nalaman kong inalukan niya ng kasal, ining. Mula kay Angie, tumango ang matandang babae. Hindi ko tinatanggap ang alok niya, Manang Nelia. Para kay Jack, ang alok na kasal ay kasing simple lang ng pagbabakuna ng titano. Mahina itong tumawa. May pagtingin ka rin ba sa kanya, ining? Natagpuan niya ang sariling tumango. Nasisiyahang ngumiti ito. Sabi ko na nga ba, at kahit bugnutin pa ang lalaking iyon kaysa bakang buntis, sanay unawain mo siya, Larissa. Mabait si Jack, isa sa mga kapuri-puring tao na nakilala ko. Bugnutin? Pakay sa bakang buntis, napangiti siya sa description ng matanda. At magagalit si Jack kapag nalaman niyang naikwinto ko sa iyo ang tungkol kay Laura. Laura? Tuluyang nakuha ng matanda ang interes niya. Sino ho si Laura? Ang akala ko ba'y si Monet ay naging kasintahan ni Jack dahil na rin gusto nitong kalimutan ang nangyari sa kanila ni Laura. Magkasintahan sila ni Laura sa buong panahong nagtuturo sa Abra si Jack. Si Laura ay kapwa niya guro. Malimit itong magtungo sa bahay rancho at kasundo naman ng mga magulang ni Jack. Subalit, biglay hindi na dumarating sa rancho si Laura. Si Jack ay biglang nagbago, mainitin ang ulo at laging nagagalit. Minsan pa nga'y nakikita naming umiinom. Ano ho ang nangyari kay Laura? Umiling ang matanda. Walang nakakaalam. Hindi gustong magsalita ni Jack
at ipinagbabawal niyang banggitin ng kahit na sino ang pangalan ng dating kasintahan. Si Monet ay isa rin sa mga kababata ni Jack. Isang taon magmula nang hindi na namin mabalitaan si Laura ay naging magkakasintahan sila. Subalit, nang sumamang magtanan si Monet sa isang negosyanteng taga-Abra ay hindi kuman lang nakitang nagdamdam si Jack. Baliwala sa akin ang ginawa ni Monet, Larissa. Huwag natin siyang pag-usapan. Could it be that Jack did not love her? Sa aking palagay ay naubos na kay Laura ang anumang damdaming mayroon ito. At pagkatapos ng maraming mga taon, ngayon ko lang uli nakitang parang nagkaroon ng sigla at buhay ang araw-araw na rutina ni Jack Ining, patuloy ng matanda. At natitiyak kong ginagawang lahat ni Jack na paglabanan ang damdamin niya sa iyo. Hindi niya pinagdududahan iyon. Tumayo ito at inayos ang painita sa buhok. Siya, sige. At ako'y babalik na muna sa tindahan at titingnan ko kung ano ang ginagawa ng mga servidora ko. Salamat po, Manang Nelia. Ngumiti ito at iniwan na siya. Naiwan siyang nag-iisip ng malalim. Could it be that he did not love Monet? Ang sabi ni Angie ay Monet ang nanligaw kay Jack ayon sa mga katiwala. Posible kayang pagkatapos ni Laura ay hindi na gustong i-inlove ni Jack ang damdamin para naman maprotektahan nito ang sarili sa anumang sakit na maaaring danasin. At nang sumama sa ibang lalaki si Monet ay hindi ito nasaktan dahil hindi naman ito minahal ang babae at naging kasintahan dahil lamang marahil sa parang tulad ng iniaalok nito sa kanya. At marahil ay iniisip ni Jack na kung hindi nito ibabahagi ang sarili, he would not get hurt. But it was just her theory. Wala siyang alam. Pero iyon ang pinakamalapit na paliwanag sa mga kilos at sinasabi nito. Maliban kay Manang Nelia ay wala man lang nasabi sa kanya si Angie tungkol sa bahaging iyon ng pagkatao ni Jack. Pero marahil ay kasalukuyang nasa piling pa ng tunay nitong ama si Angie. At ang mga katiwala ay hindi gustong banggitin ang pangalan ni Laura sa bahay rancho. May ilang minuto na siyang nakahiga at dahil pagod siya, dapat sana ay agad siyang makatulog. Subalit, nananatili siyang nakatitig sa kisame. Naglalaro sa isip niya ang mga sinasabi ni Manang Nelia. Ngayon ay sinasalakay siya ng pagdududa. Baka naman, kung bibigyan niya ng pagkakataon si Jack, ay matutuhan din nitong aminin sa sarili at sabihin sa kanya ang mga gusto niyang marinig. Jack, she wish, na sanay ay maunawaan niya ang lalaking ito. What she felt for him was fatal and it came as a shock. But would she marry him on his terms? Kinamukasan ng linggo ng umaga ay nagulat si Larissa nang dumating sa apartment niya si Jerry. Napasyal ka! Kasama mo ba si Max? Kumunot ang noong napailing si Jerry. Have you forgotten? Bukas ng anniversary namin at kahapon ka pa inaasahan ni Maxine sa bahay. Nanlaki ang mga mata niya. Oh my gosh! Lahat ng isip niya ay okupado ni Jack at pati ang dahilan kung bakit naroon siya sa bahaging iyon ng Norte ay nakalimutan niya. Iling niya. Nanunukso ang ngiti. Huhulaan ko ba kung bakit nagiging malilimutin ka? Oh Jerry, I'm sorry. Mabuti na lang pala at ipinasundo ka niya. Kung hindi, baka matatapos ang araw na itong hindi mo maalala. He was right. Bukas ay Lunes.
Tiyak na maraming pasyente at malamang na hindi nga papasok sa isip niya iyon. At kung maalala man, baka maikompromiso niya ang sarili dahil hindi agad siya makakaalis kung may mga pasyente. Ano na ba ang nangyayari sa kanya? Magbibihis lang ako. I won't take long. Halos takbuhin niya ang pagpanhik sa itaas. Mabilis siyang nagbihis at hindi nagtagal ay sumakay na siya sa Pajero ni Jerry. Paalis na sila nang matanaw niya si Manang Nilya na paparating. Bahagya niyang ibinaba ang tinted glass. Dinalan kita ng almusal, Larissa, wika nito. Wika ko'y tinanghali ka ng gising. Nako, salamat ho, pero aalis ho ako. Pinasundo ho ako ni Max, bukas na ho ng gabi ang balik ko. Kung ano man ang isasagot ng matanda ay hindi na niya alam dahil nang matapos siyang magsalita ay pinatakbo na ni Jerry ang sasakyan. Sa Sagada ay pansamantalang nalimutan ni Larissa ang suliranin niya kay Jack. Naroon ang mga magulang ni Maxine at ang mga kapatid nito na mga kaibigan din niya. Maliban sa minsang pagbanggit ng kaibigan tungkol kay Jack ay hindi na naulit na pag-usapan nila ito. At dahil nangyaya pang mamasyal ang mga kaibigan ni Maxine matapos ang tanghalian kinabukasan ay hindi kaagad siya nakabalik sa San Joaquin malibang kinabukasang ng Martes ng madaling araw. Nakisabay na rin siya sa van ng pamilya ni Maxine sa pag-uwi sa Maynila. Alas 6:30 ng umaga nang ibaba siya ng mga ito sa mismong tapat ng clinic. Nagulat pa siya nang makitang nakaparada ang pick-up ni Jack sa harap ng building. Wala sa loob siyang sumilip. Ang driver's seat ay nakahilig at naroon si Jack at natutulog. At hindi nakaligtas sa mga mata niya ang lanta ng bugkos ng mga ligaw na bulaklak na nasa ibabaw ng dashboard. May kung anong sumikdo sa dibdib niya nang makita iyon. Kinatok niya ang salamin sa bintana ng pick-up. Jack! Pupungas-pungas na nagmulat ng mga mata ang binata. Inihilamos sa mukha ang kamay at nang makita siyang nakasilip sa salamin ay tila wala sa sariling napabalikwas ito ng bangon. Agad na hinagilap ang bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Subalit, nang matauhan at magising ng tuluyan ay bigla uling binitawan iyon at binuksan ang sasakyan at lumabas. Magulo ang buhok nito na ang ilang hibla ay natanggal sa pagkakatali mula sa likod. May tumutubo ng balbas sa mukha. Mapula ang mga mata na tila puyat at magtataka siya kung makikita niyang hindi nagsasalubong ang mga kilay nito. But it did not make him less attractive. In fact, she had the urge to kiss his sensual lips that curdled in disgust as he gazed at her angrily. Ano ang ginagawa mo sa loob ng sasakyan mo at dyan ka natulog? Tanong niya agad. Nakainom ka ba kagabi? Saan ka galing? Ganting tanong nito na mabalasik na tinig. Maghapon ng Linggo at buong Lunes kang wala. Sa Sagada, sa kaibigan ko, Ania. But I don't think it's any of your business, Mr. De La Torre. Naiinis siya sa paraan ng paninita nito. Huwag kang magsisinungaling, Larissa. Wika nito sa mataas na tinig. Isang lalaking nakapajiro ang sumundo sa iyo rito. May mga taong nakakakita sa iyo nang sumakay ka sa sasakyan ng lalaking iyon. Tama ang chismis, sarkastikong sabi niya. His name's Jerry Abelardo. You know him, don't you? Kilala ni Manang Nilya ang pamilya nila.
Kung ang asawa ng kaibigan mo ang gusto mong palabasing kasama mo'y nagsisinungaling kang babae ka. Tama kang kilala ni Manang Nilya si Jerry at sinabi niyang hindi ito ang kasama mo. Bahagya siyang nalito. Surely, hindi siya igagawa ng usap ng matanda. Then, she realized. Hindi naman talaga nakita ni Manang Nilya si Jerry dahil bahagya lang niyang naibaba ang tinted na salamin bukod pa sa mataas ang pajero. Si Jerry ang kasama ko, Jack. Sinundo niya ako noong linggo ng umaga dahil anniversary nila ng mag-asawa kahapon. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako sa Norte. Hindi niya alam kung bakit nagpapaliwanag siya. Huwag kang magbuhol ng kasinungalingan. I'm warning you. Sinabi ni Manang Nilya na ang nagsundo sa'yo ay isang lalaki. At Max ang pangalan. Jack, si Max ay babae. She's Jill. Don't take me for a fool, Larissa. He growled angrily. May kung ilang sandali, tinitigan niya ang nanggagaliting lalaki at nakita niyang wala sa hilatsa ng pagmumukha nitong naniniwala sa kanya. Nagsisilas ka ba, Jack? She asked softly. Yes, damn you. Pagkuwan ay nagtaas ito ng mga kamay. I give up, Larissa. Ayoko nang makipaglaro sa iyo. Ginawa ko ang lahat ng alam ko para malaman mong seryoso ako at para akong lokong may dala pang mga bulaklak kagabi. Pinagsikapan kong pitasin ang mga iyan kahit naghigad ako dahil iyon ang gusto mo. At para humingi na rin ng paumanhin sa naging huli nating pag-uusap. Pero linggo pa pala ay wala ka na at nakipagtagpo ka sa Max na ito at iwan ko kung saan kayo nagpalipas ng gabi. Kakainis ka na. Ganting sigaw niya. Napipikon na rin. Bakit pinag-iisipan mo ako ng ganyan na para bang sumasama ako kahit na kanino lang, na lang? Dito ako nagpalipas ng gabi sa pick-up. Magdamag akong parang siraulong naghintay sa iyo dahil sabi mo kay Manang Nilya, Lunes ng gabi ang balik mo. Masakit ang ulo ko, mahapdi ang mga mata ko, makati ang nahigad sa akin, and there you are having a good time with some bastard. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin, naiinis na rin niyang singhal. Wala akong pakialam. Tumalon ka sa ilog kung gusto mo. She stopped in mid-sentence. Bigla siyang naghumindig nang makitang panoorin sila ng mga tao. May ilang pasyente nang dumarating at nakikita at naririnig sila. Huwag nang isama pa ang ilang kapitbahay na kahit malalayo ay naririnig ang sigawan nilang dalawa. Pawang mga nakatanaw sa bintana. Oh! San Joaquin, usal niya sa pangalan ng patron sent ng bayang iyon. Ano na ang nangyayari sa buhay niya? Ni sa panaginip ay hindi niya iniisip na makikipagsigawan siya sa kalye. Babangon sa hukay ang ama't ina niya. I'm dead serious, Larissa, untag ni Jack. Naniningkit pa rin ang mga mata sa galit. Ito na ang kahuli-hulihan. Inuulit ko, ang kahuli-hulihang pagkakataon na itatanong ko ito sa iyo kung... Go to hell, Jack, sigaw niya. Naiiyak na sa kahiyan para siyang babaeng kalye. Marahas itong lumakad patungo sa pick-up. Pabalya nitong binuksan ang pinto at sumakay. Dinaklot ang kumpol ng mga bulaklak at inihagi sa labas ng sasakyan. Binuhay nito ang makina ng four-wheel drive. Marahas na nagkambyo pero bago iyon tumakbo ay nilingon siya. One last time, Larissa.
wika nito. Magpapakasal ka ba sa akin o hindi? Tumaas ang mukha niya sa inis. I don't want to see you. Hindi niya tinapos ang sasabihin nang mapansin ang ultimatum sa tinig nito. Her eyes grew wide. Mawawala na ba talaga itong tuluyan sa buhay niya? Ah, ganun. Marahas nitong tinapakan ang silinyador ng four-wheel drive. All right, I will marry you, Jack. Magpapakasal na ako sa iyo. Subalit, nilunod ng revolusyon ng makina ang sigaw niya at umalimbugay ang alikabok sa kaling iniwan nito. Hindi kanya narinig, ining! Sigaw ni Manang Nilia. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang pagtatapos sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shout out, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa gustong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlab7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.